G-Credit update naman tayo. So, paano nga ba i-cash out si G-Credit? So, time to time nag-update ako sa inyo regarding sa pag-cash out po ng G-Credit. So, there are so many ways na rin naman talaga ngayon. Marami ng ways to cash out G-Credit. Pero ang natry ko kasi via CIMB Bank, via Coins.ph app, and via own bank. So, yan po yung mga trusted ko na talaga na natry ko talaga siya personally. Kaya po, sinishare ko yan sa inyo. So, this time, magkakaroon tayo ng update regarding sa pag-cash out dito. Kasi some of the apps naman kung saan natin pinapadaan yung ating pagka-cash out dito para mapunta siya sa ating GCash wallet is talagang nag-a-update yan time to time, like the minimum amount to spend. And the app of course is updating, so nag-iiba-iba na yung payment option niya and kung paano po siya i-cash out. So again po, based sa experience ko, there are three ways nga po na pinapadaan natin si G-Credit para maging cash siya, no, mapunta siya sa ating GCash wallet. By the way, meron po akong available credit limit ko po sa G-Credit ko na 4,000 pesos, which is ika-cash out natin siya ngayon. So step by step po, isi-share ko yan sa inyo. So first thing po is via CIMB Bank. So open ko yung CIMB Bank and then dito po cash in lang natin, no. And then maglalagay po tayo ng amount dito, like isasagad ko na 4,000 pesos. Click natin tong continue. And then as you can see, nag-pop up na naman po itong notification po ni CIMB Bank na ang minimum amount to cash in po nila is 5,000 pesos. So 5,000 below will not be accepted here kapag nagka-cash in tayo or nagka-convert tayo ng cash, no, ng ating G-Credit. So hindi ko siya ma-process dito sa CIMB Bank, which is gusto ko talaga dito sa CIMB Bank kasi no fees po silang hinihingi dito. Sa Dragon Pay lang tayo mag-avoid na 10 pesos na charge, so yun lang yung mabayaran mo dito and then makuha mo lang yung G-Credit balance. But anyways, dahil hindi siya working sa CIMB Bank, is a try po natin si coins.ph app. So doon po natin ipapadaan. So open natin si Coins app ko. So, i-click lang natin tong deposit. And then, click po natin dito sa baba si cash in. Then, after that, via Palawan Pawnshop po tayo dadaan. So, dito po working kasi si G-Credit sa Palawan Pawnshop. Click po natin yan si Palawan Pawnshop. And then, fill upan po natin tong form po ni Palawan Pawnshop, no? So, enter lang natin tong amount dito. And then, as you can see naman po, via Dragon Pay po, which is legally pong nag-a-accept ng G-Credit as payment method. Kaya dito po natin ipapadaan. Anyways, fill up lang po natin itong amount dito. Try ko lang siya ng maliit na amount. Siguro 500 na lang. So, 500 na lang po yung ito-type ko dito. Mas lower siya, no? Kasi kay own bank, kasi 1,000 yung minimum amount to cash in nila doon. Ilo-lower natin. Para makita niya, working siya sa mababang halaga. But anyways, gusto ko na lang siyang i-100 pesos. Siguro i-100 pesos na lang natin para mas madali. 100 pesos na lang natin para kung working ang 100 pesos, working siya 100 pesos up, diba? So, yan. Try natin itong 100 pesos. And after this po, mag-enter tayo ng email address dito kasi dyan po nila isa-send yung reference number. Then after that, so sa baba po nakalagay dito yung breakdown, which is meron po siyang additional charges po na 25 pesos. So click lang po natin itong next and then i-confirm lang po natin itong payment dito. Then after that, ito po agad yung lalabas. So dito po sa baba, meron po instruction on how to get the money po. So meron pong reference number dito, we can copy it. Then hindi kasi tayo makakapagkopya dito, pwede nyo rin naman i-manual. But ang ginagawa ko kasi, dahil since mag-email naman si Dragon Pay, so doon natin kukunin. So like this po, so click lang natin tong link para makuha natin yung reference number, makopy agad-agad natin. So ito po, copy lang natin. Then after that, punta tayo sa aking GCash account. And then, click lang natin tong si Bills. Then under po ng Bills, i-click natin si Payment Solution. And then dito po sa may taas, i-click lang po natin tong Search Biller. And then type po natin si Dragon Pay. I-click po natin to. And then dito, pipilapan po natin tong form nila, which is yung amount. 125 pesos po yung i-enter natin dito, ha, kasi kasama mga po yung fee ni coins.ph. And then meron pa pong fee po si Dragon Pay na 10 pesos, which is standard nila to. So mamaya magtotal siya ng 135 pesos. Then after that po, so paste lang po natin yung reference number na kinopen natin kanina. And then fill up natin contact number. So sa email address optional lang ba. And then after that, next po tayo. And then dito po, pipiliin po natin si G-Credit as our payment source, of course. And right after that, click lang po natin tong next. And then as you can see po, as you have noticed, naging 135 pesos po siya, kasi 125 plus 10 pesos na charge in Dragon Pay is equals to 135. Then confirm lang po natin to. And right after that, magbibigay agad siya ng resibo and then save lang natin. And then po, mag-notify na rin si coins.ph na we have successfully added 100 pesos nga po sa wallet natin dito sa coins.ph app. And then nandito na po agad siya sa coins.ph wallet. So agad-agad andyan siya. And then from here po, so itra
i-transfer po natin to RG Cash Wallet. And then, click lang po natin tong portfolio sa baba. And then, dito po, makikita nyo, tabi siya ng deposit, nakalagay withdraw. So, click natin yan. And then, click po natin si cash out. And then, pipili po tayo dito kung saan natin yung cash out. Of course, itap picks natin is si GCash po. And then, fill up lang po natin tong form. Then, dito po, mayroon po siyang dalawang way to transfer via InstaPay po and via PesoNet. So, kapag InstaPay po, meron siya additional charge po na 10 pesos, which is real-time naman po ito. So, kung ayaw nyo lang po mag-charge po, meron po tayong via PesoNet, which is free po siya, pero hindi siya real-time. Sa next banking day po siya magre-reflect. Anyways, type lang po natin yung amount. So, dahil may 10 pesos po na charge si InstaPay po, so 90 pesos lang po yung enter ko dito para magsakto siya na 100 pesos kasi ito nga lang po yung available balance ko dito. Then, after that po, next lang tayo. Then, after this po, nakalagay yung account name, yung account number, then next lang din po tayo. Then, confirm lang po natin itong transaction na ito. Magbibigay sila sa atin ng verification code. I-enter lang po natin pag na-receive na po natin yun. Then, after this po, successful na po yung transaction natin. Nag-notify na rin po sa atin si Gcash na na-receive na nga na po natin yung 90 pesos from Coins.ph. Then, after this po, binalikan ko po yung aking G-credit. Meron na lang po akong remaining credit limit po na 3,865 pesos. So, of course, ika-cash out din natin to. So, this time po, ito-try naman natin i-convert to cash si G-credit via own bank naman. Sabi natin choices, no? And this time, let's try via own bank. So, open ko lang si own bank ko. And then, dito po sa dashboard ni own bank, click lang natin tong cash in. And then, click lang natin tong online bank or e-wallet. And then, right after this po, of course, click natin si GCash. Then, after clicking GCash, we need to fill up this one kung magkano yung ika-cash in natin dito sa own bank. So, 3,865 yung available credit limit ko pa, no, sa G-credit. So, 3,855 na lang kasi merong 10 pesos nga pong charge si Dragon Pay. So, dati po kasi, si own bank meron siyang additional charge na 20 pesos. So, nawala yung kanyang fee. So, no fee po si own bank dito. So, ang nilalaan kong 10 pesos kasi is yung standard payment po ni Dragon Pay. Kung i-add ko po kasi yung 3,855 plus 10, 3,865 po yun, which is yun yung remaining credit limit ko po sa G-credit. Isasagad talaga natin. So, after this, click lang natin itong confirm and then we need to enter the 6-digit pin ko po dito sa own bank ko. And right after that po, agad-agad po maglalabas po si own bank ng aking reference number. So, itong reference number po na ito, ito po yung reference number po ni Dragon Pay. Yes po, ito po yun. So, by the way, hindi ko na-mention, no? So, si own bank po pala ay may minimum amount to cash in po, which is 1,000 pesos po. Mas better naman siya, no? Kaysa kay CIMB Bank, napakataas ng minimum amount to cash in ni CIMB Bank, 1,000 pesos. Si own bank is 1,000 pesos pa lang po. Lucky to sa mga may mababang offer sa G-credit, pwede natin i-convert dito. So, but anyways, back to it, sa reference number po ni Dragon Pay. So, kopyahin lang po natin to. So, merong box na wala dito sa my right side po ng reference number. So, click lang natin yan para makopya natin. And then, yan po yung ipipaste natin mamaya pag nag-fill up tayo ng Dragon Pay forms. So, punta tayo sa aking GCash account and then, click mo natin si bills. And then, agad-agad po, magsa-search biller na tayo, no? Type po natin si Dragon Pay. So, yan, click natin yan. Then, fill upan po natin tong form. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na standard fee po ni Dragon Pay na 10 pesos. So, standard po talaga nila yan. So, ang ilalagay lang po natin sa amount is 3,855 pesos. And then, after that, enter lang natin tong reference number po and the contact number. So, si email optional again. Then, after this, click lang natin tong next. And then, of course, si G-credit po yung ating payment source dito, which is nakita nyo siya na sagad talaga. After that po, click lang natin tong next. So, may taas. And then, i-confirm lang po natin tong details dito. And then, after that, magbibigay agad sila ng resibo sa akin. So, save lang po natin. So, punta tayo ngayon sa aking own bank account. So, as you can see, nag-generate na siya. No? So, successful po yung ating transaction dito. So, nag-i-inform na rin sa akin si own bank na nakapag-cash in niya po successfully. Then, ang gagawin po natin dito ngayon is ita-transfer po natin. Of course, ika-cash out natin. So, i-click lang po natin tong transfer katabi po ni cash in. And then, click lang po natin tong transfer via bank or e-wallet account. And then, select lang tayo ng bank to transfer. Of course, si GCash na naman ang pagtatransferan po natin, pagdi-disbursan natin. So, right after that po, fill up pa lang natin tong account number ni GCash, saka yung personal name natin sa GCash. Then, after that, click lang natin tong next. So, i-enter lang po natin yung amount to cash out dito. So, no fee po, real time pa. So, after this, click lang po natin itong transfer sa baba. And then, enter natin ulit yung 6-digit pin ni own bank ko dito. And then, right after that, so, processing na siya and it was successful
po. So, iyan po, magsi-zero na siya kasi na-transfer na natin. And then, nag-notify sa akin si Gcash na I have received the money na raw. And then, as well as yung back, nag-notify na rin sa akin na successful yung transaction. And back to the G-credit ko po is nakita nyo dito na na-use up na po lahat. So, wala na tayong remaining credit limit. Nagamit ko na po yung aking total credit limit na 4,000 pesos successfully. So, if I am going to choose kung which is better sa kanila, no? Via CIMB Bank ba, via PNZPH app, or via OWN Bank. So, for me, sa ngayon ha, bet ko to si OWN Bank kasi 10 pesos lang yung charge niya, tsaka smooth yung transaction. And then, mababa lang yung minimum amount to cash in niya, 1,000 pesos pa lang. Over kay CIMB Bank, na ang taas ng minimum amount to cash in niya, which is 10 pesos lang din naman yung magiging charge nila doon. Kasi tulad nga kay OWN Bank, sa Dragon Pay lang po talaga nagkakaroon ng charges na 10 pesos. Which is good din naman sana sa CIMB Bank kasi nga, mataas yung kanyang minimum amount to cash in. Saka tulad yung 4,000 pesos lang yung available credit limit, so hindi talaga uubaran. So maganda to sa CIMB Bank mag-cash in dito. Nakapang G-credit mo is higher than 5,000 pesos. For now, si OWN Bank muna. So yun yung pinaka-convenient sa akin and madali lang din siyang gawin. And then of course, hindi natin pwedeng i-disregard si Coins.ph app kasi bago ko nakilala si OWN Bank, is talagang matagal ako dito sa Coins.ph app. Ang maganda po dito sa Coins.ph app conversion po is no minimum amount to cash in po siya. And as you can see naman kaya, nag-start tayo sa 100 pesos. Of course, working sa 100 pesos. Of course, working na yun sa mas higher. Ngayon ko lang po kasi dito sa Coins.ph app, matataas yung charges niya. So, umabot siya ng 45 pesos. Kaya bet na bet ko sa ngayon si OWN Bank. So, yun lang po yung update natin dito sa pagka-cash out ng G-credit. As of this month po, they are still working pa din po. So, yun lamang po. Time to time, mag-update na lang po ako sa inyo. By the way, lahat po na ito is based lang po sa experience ko, ha. Nag-work sa akin. So, doesn't mean mag-work sa inyo, but I hope mag-work din sa inyo. So, step by step, sundan nyo na lang yung process. So, of course, bago nyo to i-try, siguraduhin nyo na verified po yung CIMB Bank account nyo, Coins.ph account nyo, and OWN Bank account nyo. Dapat po, na-verify nyo po yung mga apps na yun. Huwag po basta-basta mag-install ng app and i-convert nyo lang ng basta-basta. Hindi po ganun. Hindi po kayo magiging successful yung transaction nyo dito. Kailangan po verified and upgraded po yung mga app na to na pagko-convertan po natin para hindi po kayo mahirapan and maiwas po kayo sa mga conflict na hindi nyo nare-receive yung pera. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video ng ito po. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe and click yung bell button para lahat ng videos ko is notified and updated po kayo. Thank you for watching this video. Bye!